Oh, sige, puntahan po natin yung Kingmaker in documentary. This was released in 2019. At meron kayong contribution, very important contribution dito sa documentary nito, no? Gano'n ba ka-importante? Kasi lately, recently, pinapalabas na siya for free, no? Para mas maraming makapanood at makaintindi dun sa mga tunay na nangyari noong martial law at tungkol dun sa Nakaw na Yaman. Paano ba kayo na-involve dito sa documentary nito? Maganda kwento yan, Christian. No? Naalala ko, 2018, nandito na ako sa Amerika, sa Oklahoma, sa aking kapatid, kasi nagpapagamot. Biglang, at that time, wala akong social media. Wala akong talagang kinakausap. Itong kapatid ko, nakakuha ng Facebook message from the producer of Kingmaker. At sinasabing ko, pwede daw akong i-interview muli. Tapos nun, so, sabi ng kapatid ko, oh, alam mo ba ito? Tapos sabi ko, you know, at that time talaga, medyo, ano ko eh, kumbaga, I was facing challenges. Sabi ko, hindi ko maalala. Hindi ko maalalang na interview nila ako. So sabi niya sa akin, ano kaya kung kausapin mo yung producer? No? At kinausap ko nga, at yung nga, pinapaalala sa akin, na in-interview pala ako noong 2014, when I was PCGG chairman, at in-interview muli ako noong 2016 when I was COMELEC chairman. At kung pwede daw, interviewin muli ako ngayong 2018 at that time. Sabi ko, alam mo, sa totoo lang, hindi ko na maalala yung mga interview na. Pero pagkatapos kong pinag-isipan, tapos pinagdasalan, tapos kinausap ko din yung aking mga family members, sige, sabi ko, pumayag ako magpa-interview. So, kung mapaparod yung sine, kumbaga yung aking pagiging extra dyan ay tatlong beses. No? So, once in 2014, once in 2016, and then once in 2018. So ito, what do you think? Ano yung, gaano ka-importante itong documentary nito, especially at this time? Ano yung mga na-reveal nito sa tingin niyo? Sa akin palagay, ang pinakamagandang value or katangian nitong documentary na ito is that itong kwentong ito ay manggagaling sa mga bibig mismo ng mga Marcos. Kumbaga, hindi third party talaga. Kasi si ang primary narrator ay si Mrs. Marcos mismo. At kumbaga, dami niyang sinabi. Dami niyang sinabi na. Ito nga, naglulokohan nga kami nung director after. No? Kasi, ewan ko kung... Well, baka napanood mo na nung sinabi ni Mrs. Marcos, you know, I have 170 bank accounts. Yeah. O, tinanong ako ni Lauren Greenfield nung director. Kasi nung napanood ko to in August 2019, sabi niya, alam mo ba yun? Sabi ko, hindi. Hindi ko alam. Meron pala siya 170 bank accounts. No? So, nadulas. Sa kanya na mismo nang gagaling ito eh. Tapos yun nga, yung mga sinasabi niya tungkol sa well, na kung bakit pumasok sa politika si President Marcos or kumbaga yung mga yan, meron kaming mga interaction nung hinahabol namin yung mini painting. Yung nga, nag-usap kami kasi sinabi ng New York District Attorney's Office, kailangan yung kausapin si Mrs. Marcos para itanong kung yung mini painting na ba yan ay kanya. So pumunta kami dun sa bahay nila at tinanong namin, sabi sa akin ni Mrs. Marcos, alam mo Andy, and again, I must say this, Mrs. Marcos has always been very cordial. Yung hindi naman siya palaban, you know. Mahusay kausapin, the sense that hindi ka naman sinisigawan or anything. Sabi, so nung tinanong ko sa kanya, Mrs. Marcos, pinapatanong ng New York District Attorney's Office, sa inyo ba itong painting na ito? Sabi sa akin, and she said it's so matter of factly, sabi, alam mo Andy, sa dami ng mga painting na yan, hindi ko na maalala. Okay. Walang denial, okay. Pero hindi lang niya maalala. Hindi niya, pero ito nakakatuwa, Christian. So, yun ang re-record namin, tapos bababa na kami from the condo. And then, hinatid niya kami sa elevator, tapos sinabi niya, pero Andy, kung sabihin ko bang akin yung painting na yan, ibabalik na ba nila sa akin? Natawa na lang, nag-smile na lang ako ng sinabi.
Okay. Yun nga, yung ganyan, di ba, yung sa documentary, ang daming revelations dyan. At ang nakikwento mismo, yung mga Marcos, di ba, si Imelda, may interviews kay Bongbong Marcos, kay Sandro Marcos. Yung mga ganyan, ano yung mga na-realize niya when you saw it? You were part of that, pero syempre pinanood niya siya, like many of us afterward, nung buong-buo na siya. What do you think it revealed about the Marcoses? Well, alam mo, sa batas, yun ang tinatawag nilang admission against interest na sa akin. Parang yun ang pinakamalaking, yung probative value ng admission against interest ay napakataas. Dahil, kumbaga, hindi witness na eh. Yung tao na mismo ang nagsasabi kung ano yung katotohanan. At hindi naman sila under pressure, hindi naman sila under duress. Kumbaga, ito mga interview na ito ay wala namang court hearing or anything of that sort. No? Mm-hmm. So, talaga sa aking palagay, kung ano man yung sinasabi nila doon, ay pawang katotohanan. Oo, kasi binanggit din doon. Parang lumabas din yung lifestyle nila, di ba? Binanggit din ni Bongbong Marcos na ano, yung babalik na siya from Hawaii, from exile, di ba? Ayaw niya ng ano, ng economy, di ba? Yung coach, gusto niya first class. Oo. Oh. Pero kasi nga, kung titignan mo yung kanilang buhay, talaga namang ano eh. They really were living like royalty. Mm. At yan, dami rin pruweba yan, no? Na nakita din naman natin yung mga makalat na mga litrato, mga Rolls Royce, mga mansyon, yung mga party nila, yung mga ganyan. Talagang, at nung si Mrs. Marcos nagbabiyahe, pumupunta sa mga, yan, during the Shah of Iran, I remember 1971 yata kasi gusto niya yung tiara niya can compete with the tiaras of the royalty or nung binuksan yung Sydney Opera House. Yan, gusto niya ding magka na nagsusuot siya ng corona, no? Kaya lang si Queen Elizabeth yata sabi, uy, hindi pwede yan dahil hindi yan karapat-dapat, kaya ginawa niya, sinuot niya ng baliktad. Okay. So maraming kwentong kanya na pwede niyong basahin. And again, ito yung mga report hindi ano eh ng mga malalaking pahayagan, no? New York Times, LA Times. So ito mga ito. O hindi basta-basta itong mga ito na gumagawa ng fake news. Kasi oo, talagang they take journalism seriously. I understand, sir, na ano no? May effort ba or upcoming plan to dub yung The Kingmaker in Filipino? Tama po ba 'yan? Kasi anong nangyari, Christian? Sabi mo nga ipinalabas nung director tsaka nung producer yung mag-isawa sila eh. Si Lauren Greenfield ang director tsaka producer tsaka si Frank Evers. Minarapat nila, sabi nila, alam mo, i-share na lang natin itong sine ng libre. Kasi kumbaga sa kanilang palagay mahalaga na malaman ng hindi lang taong bayan, no? Pati ng buong mundo kung ano talaga yung nangyari. So sinare nila on Vimeo. So ngayon, alam ko na, I think this was about a week and a half ago, so maraming nakakapanood sa yung documentary. Kaya lang ang dami ring request sa kanila ngayon na i-dub sa Tagalog. At kung pwede daw, i-caption din sa iba't ibang mga lingwahe natin. Ilocano, Bisaya, Bicol, Hiligaynon, etc. So yan ang kino-consider ngayon. At hopefully, makagawa tayo ng ganyang version para mas lalong maraming Pilipino ang makapanood sa sining ito. So in the works po ito ngayon? Yun ang aking pagkaalam.